iFM. Masarap ang umibig. Iba ang saya at kilig. Ang dating malungkot at walang kwentang buhay ay nagkaroon ng kulay. Hay, pag-ibig nga naman. Ako po si Maricel. Hindi naman ako kapangitan at isa akong mananahi. Yun lang, sabi nila, mukha daw akong manang. Dahil nakasalamin ako at panay, mahabang saya ang suot ko na laging t-shirt ang terno. Maganda nga mga tinatahi kong damit, siya namang kinapangit na mga sinusuot ko. DJ Nika and DJ Holly, lahat naman ng kailangan ko sa buhay, meron naman ako. Hindi naman nawawalan sa awa ng Diyos, pero laging may kulang. Lagi pa rin akong may hinahanap. Kumbaga sa isang ulam, may lasang nagkukulang. Pala, pero hindi eh. Kailangan kong tapusin to. Ay, siguro to. Maricel! Maricel! Uy, Maricel! Oh! Ano ka ba? Ani, bakit? Ano ka ba? Lunch na, lunch break na. Tatatrabaho ka pa din? Oo nga eh, pero kasi ang dami ko pa kasing tatapusin eh. Mauna ka na lang doon. Ay, naku, mamaya na yan. Hindi na. Alam mo, ikaw, kaya ka nalulosyang ng ganyan, kaya ka tumatanda ng ganyan, kakatrabaho mo? Grabe ka naman. Ganun na ba talaga ako kalosyang? Eh, hindi naman. Eh, kaya lang kasi, kumain ka na muna bago ka magtrabaho. Paano ka makapagtrabaho ng maayos kung hindi ka malang kumakain? Oh, sige na, mauna ka na. Maya-maya, susunod na ako, promise. Alam mo, Maricel, masyado kang hapet. Bakit, isang buong pamilya ba pinapakain mo? Eh, hindi, kasi may talagang tinatapos ko lang to, Ani. Pagkatapos ko nito, susunod ako doon. Siguro mga 20 minutes na lang. Eh, kaya ka matumandang dalaga. Inuuna mo pang trabaho kaysa asikasuhin niya sarili mo. Ay, nako, hindi na ako naapektuhan sa mga sinasabi niyo. Palagi ko nang naririnig yan. Asya, sige, sumunod ka na lang, ha? Kailangan ko pang maglinis. Anong oras na naman? Diyos ko. Maya-maya darating na dito si Ricky. Oo nga pala, dapat pala kanina pa siya dito. Ako yung niluluto ko nga pala. Ano ba yan? Ako, nagdagad ko na lang to ng tubig. Maricel? Ayan na si Ricky. Maricel? Teka lang! Hi, Maricel. Ricky, pasok. Salamat. Busy ka ba? Pinaghahanda kita ng pagkain, syempre. Ay, talaga? Pinaghahanda mo pa ako. Nakakahiya naman. This is no to naman. Halika na, pumasok ka na dito. Oh, sige, alam sige. Mo ba? Ano? Niluto ko ang paborito mong pagkain. Halika na, umupo ka na dyan. Huwag ka nang gumalaw. Huwag ka na, ako nang bahala teka, sa lahat. Maricel, teka. Oh, bakit? May sasabihin ako sa'yo eh. Hindi ako pwede magtagal dito. Ay, hanapin ako ng asawa ko. Ay, ganun ba? Oo. Oo, sige. Di bali, ang importante, mag-asama tayo kahit saglit. Oo. Paano? Dumaan lang ako para makita ka. Maricel. Bakit? Yung inihiram ko sa'yo. Ay, oo nga 2,000. Pwede ko na ba makuha? Oo nga pala. Ano ka ba? Hindi ko nakalimutan. Eto. Kaya lang, Ricky. O, bakit? 1,000 lang kasi ito eh. Pero huwag kang mag-alala. Siguro mga pag bumalik ka sa Makalawa, bibigay ko na yung 1,000. Ha? Talaga? Pasensya ka na talaga, Ricky. Ha? Wala ka na ba dyan?
Kahit 500, 1.5 lang. Ah, ganun ba? Naku, pang allowance ko yun. Ah, sige, sige, kunin ko na din. Sige. Bait mo talaga, Maricel. Ano ka ba? Alam ko namang kailangan mo eh. Sige, huwag ka mag-alala. Ako na bahala. Oh. Ay, thank you, Maricel. O, paano? Mauna na ako, ha? Ah, oo. Thank you talaga. Ano ba yan? Ah, sige, Maricel, tutuloy na ako. Babalik na lang ako sa Makalawa. Ah, sige. Okay ka lang ba dyan sa mga dala mo, Ricky? Gusto mo ako na nung isang supot? Hindi. Ako na bahala dito. Kaya ko ito. Gagal lang naman ito mga pinagbibili mo eh. Talaga? Oo naman. Ako, salamat talaga sa pagsama sa akin dito sa Divisoria, ha? Naman, ikaw pa, Maricel. Talaga ba? Malakas ako sa'yo? Oo naman. Ako, swerte-swerte ko talaga. Salamat, Ricky. Thank you din sa'yo. Swerte rin naman ako sa'yo. Grabe, dami mong pinamili sa akin. Hindi ba nakakahiya ito? Pinapawisan ka na. Tara. Teka, Maricel. Bakit? Huwag mo kong hawakan. Baka may makakita sa atin na kakilala ko. Ang dami pa naman tao. Ay, ganun ba? Sige. Pasensya ka na, nadala lang ako masyado. Alam mo na, masaya ako kasi kasama kita. Masaya din naman ako, kaso ingat lang. Maricel. Oh, bakit? Gutom ka na ba? Oh, medyo, pero pagkatapos ito, saan ba tayo pupunta? Ikaw talaga. Di ba dapat hindi na tinatanong yan? Dating gawi. Ikaw talaga, huling-huli mo, kiniti ko. Okay lang ba, Ricky? Oo naman. Oo. Ano, tara? Huwag tayo dito maghawakan, dun na lang. Oo nga. Tara. Tara. You need a friend, someone you can talk to. Ay, Horiki. Ay, Horiki. Sobrang thankful talaga ako na nakilala kita. Bakit nag-enjoy ka ba? Sobra talaga. Wala ka talagang kupas. Ikaw din naman. Tulog muna tayo? Hindi na pwede, Maricel. Kailangan ko na umuwi. Ano ba yan? Hindi ka ba muna magre-relax? Hindi ka ba napagod? Baka makahalata si Mrs. Bawal kang mahalin. Bisa tayo, alis na tayo. Alis na agad? Kailan tayo magkikita ulit? Teka. Pwede sa katapusan na lang. Para sweldo. Sweldo mo. Di ba? Sige. Tama. Para may panggastos din tayo. Tara, mag-ayos na tayo. Ba yan? Sige na nga. Basta magkikita tayo sa katapusan, ha? Oo naman. Sa pagpapatuloy ng ating storya dito sa iFM's Comfort Room. DJ Nika, DJ Hali. Masaya ako sa tuwing nagkikita kami ni Ricky. Si Ricky ang lalaking nagpapasaya sa akin. Pero ang lalaking kailanman, hindi ko pwedeng ipagmalaki sa iba. Kasi meron nang nauna sa puso at buhay niya. Kahit minsan nagigipit ako sa pera dahil sa nag-aabot ako sa kanya, hindi ko naman naramdaman na ginagamit niya lamang ako. Sanay na ako na lagi siyang nagmamadali at lagi kami nagtatago sa tao dahil baka may makakilala sa akin o sa kanya. Ang mga katrabaho ko sa tahian ay naaawa sa akin dahil akala talaga nila loveless ako. Kaya naman, isang araw,
Inspired na inspired ka. Oy, nako, hindi. Hindi para sa akin. Uy, Maricel. Andyan si Henero. Alam mo ba, nabalitaan ko, type ka pala niya. Tigilan mo nga ako, Ani. Baka mamaya marinig nung tao nakakahiya. Malamang naririn niya. Lakas ang boses ko, eh. Maricel, magandang umaga. Yun o, si Henero. Sige, Brad, barata mo na. Magandang umaga din sa'yo, Hiner. Pasensya ka na dito sa mga katrabaho natin. Ani, tigilan nyo na nga yan. Uy, okay lang yan. Pasensya din ha. Tinutukso tuloy tayo. Barat mo yun, Rasting! Pero na yan! Ano ba naman kayo? Magtrabaho na nga tayo. Ano ba yan? Ay, siya nga pala, Maricel, kung okay lang sa'yo, ay iayain sana kitang lumabas. Ayan na! Ani, ano ba yan? Okay lang naman. Okay lang ba sa'yo ngayong katapusan para sakto rin sweldo natin? Katapusan? Oo, sana. Naku, katapusan. Ay, may lakad ka? Oo, pasensya ka na. Sige, baka sa susunod na lang. Sige, sa susunod na lang. Pasensya ka na, Hiner ha. Lihim na pagtingin, lihim na damdamin. Hanggang sa pagtulog, pangarap ka. Ano kayang isusuot ko? Ano ko? Nai-excite ako, pupunta ngayon dito si Ricky. Teka lang, anong oras na nga pala? Baka nandiyan na si Ricky sa labas. Lalabas na ka ng kwarto. Wala pa rin si Ricky. Ano ba yan? Nung oras na. Sabi niya, pupunta siya dito ng lunch. Sabay kaming magla-lunch. Mag-aalas dos na. Ako, baka na traffic lang yun. Saan nga pala yung cellphone ko? Ayan. Ha? Wala man lang text si Ricky? Wala din tawag. Siguro, hindi siya dadating ngayon. Bakit? Ano nagawa kong pagkakamali? Uy, Maricel! Ano ba yan? Nakakagulat ka naman, Hiner. Ano yun? Bakit? Ikaw naman kasi ang layo-layo ng tingin mo. O ito, pulboron para sa'yo. Ay, salamat. Sige, bibigyan ko sila Ani tsaka Jupiter. Hindi, para sa'yo lang yan. Bakit naman? Napansin ko kasi ang lungkot-lungkot ng mukha mo. Hindi naman. Ano lang siguro to, Hiner, napagod ako sa biyahe. Alam mo na, layo ng Bulacan eh. Eh, kumusta pala yung lakad mo? Okay naman. Masaya naman. Masaya ako nakita kay magulang ko sa Bulacan. Ba't ang lalim ng iniisip mo? Parang wala ka sa sarili. Hindi, ano ka ba? Iniisip ko lang yung kota natin. Para syempre, di ba? Matuwa naman sa atin si boss. Hiner? Oh, Maricel. Pangit ba ako? Ha? Ba't mo naman ay tanong yan? Hindi ba ako kagusto-gusto? Ano ka ba? Ang ganda mo nga para sa akin eh. Tapos ang sipag-sipag mong pa sa trabaho. Para sa akin, ikaw yung tipong wife material. Ikaw naman kasi masyadong malayo ang tingin mo. Hindi mo napapansin yung nasa harap mo lang. Ikaw lang ang aking pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hanggana. Sino ba yun? Ano ba yan? Di naman makapag-intay. Maricel! Si Ricky! Teka lang! Andiyan na! Bilisan mo! Buksan mo yung pinto! Excited talaga itong makita ako. Maricel! Ricky, bakit wala ka? Pumasok sa loob! Aray ko! Aray ko, Ricky! Nasasaktan ako! Bakit mo ako sinampal? Ikaw, kulit-kulit mo talaga ang tigas ng ulo mo, no? Bakit? Anong kasalanan ko, Ricky? Sabi ko sa'yo, huwag kang magtitext at tatawag basta-basta sa akin! Iyan tuloy, nag-away tuloy kami na asawa ko!
ako. Sorry. Sorry, Ricky. Sorry. Sorry, huwag ko nang magagalit, Ricky. Kumalma ka. Sorry, Ricky. Sorry, sorry, sorry. Bakit ka ganyan? Bakit parang galit na galit ka? Akala ko ba? Akala ko ba mahal mo ko? Ganyan ba yung mahal, ha? Ha? Mahal? Sino nagsabi mahal kita? Bakit di mo ba ako mahal? Hindi! Grabe ka naman, Ricky. Kailan mo narinig sa akin na nagsabi ako ng I love you, Maricel? Wala naman ah! Bakit? Hindi ba pagmamahal ang tawag mo sa pagpunta-punta mo dito sa bahay ko? Yung pagsama mo sa akin kapag bumibili ako ng tela, ha, Ricky? Pagmamahal, hindi, pagmamahal. Hindi yung ginagawa natin. Hindi ba pagmamahal ang tawag doon? Hoy, makinig ka sa akin, ha? Ano bang ibig mo sabihin, Ricky? Magpasalamat ka at pinatulan pa kita. Wala nang papatol sa'yo. So, anong ibig mo sabihin? Pera lang ba? Pera ko lang ang habol mo? Ewan ko sa'yo. Alis na ako. Ricky, huwag. Huwag ka na mag-text, ha? Huwag ka na tatawag. Huwag mo akong iwan. Ricky! Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin. Naglalaho sa dilim. Inais kong mapalapit. Naghahangad ang isang katulad mo. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tanan. Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha akong pinagsakluban ng langit at lupa. Masakit na marinig mismo sa tao na hindi ka na niya mahal. O kailanman, hindi ka naman talaga niya minahal. Masakit isipin na ginamit ka lang niya, pero hindi kailanman pinahalagahan. Pero naisip ko din ang sinabi sa akin ni Ricky, na oo nga naman, kahit kailan, hindi naman talaga niyang sinabing mahal niya ako. So bakit nga ba naisip kong mamahalin niya ako? Akala ko lang naman, pwede niya ako maging option kapag magkaaway sila ng asawa niya. O tuluyan niyang iwan ang pamilya niya dahil alagang-alaga ko siya at wala siyang magiging problema sa akin. Pero kasi, DJ Nika at DJ Hali, lahat ng iyon ay ilusyon ko lamang. Ngayon po ay naniligaw sa akin si Hiner. Ano po kaya ang mapapayo ninyo? Ano ang dapat kong gawin? Natatakot na po ako na magmahal muli. Umaasa po ako sa inyong mga sagot. Nagpapasalamat. Maricel.